in San John, may Cosmecu. So, ayan guys, kitang-kita nyo nakaready yung aking isda. So, ang gagawin natin today ay gagawa tayo ng daing na isda. So, ayan, daing na isda. So, ayan, nakaslice na siya. Yung isda guys ay nakaslice na. Ayan, nakikita nyo. Meron tayong dalawang isda dito guys. Ayan, dalawang isda. Dalawang piraso, tinatawag to siya. Ngayon lang ako nakakitang ganito. Comment down below kung kayo din. Comment down below. So, ngayon lang ako nakakitang ganitong isda. Or dahil hindi ko lang siya kilala. So, ang tawag nito ay red slaver fish. Ewan ko bakit siya tinawag na red slaver. Tinawag siyang red kasi, kita niyo, pula siya. Pula ba? Oo, pula siya. Pula siya, guys. Pula. So, ayan o. O, diba? Nag-orange siya siya tingnan dahil sa ilaw. Pero, pula siya. Ayan, pula. Pula yung kanyang kaliskis. Ayan, pula yung kaliskis. Tinawag siyang slave. Yun. Mag-comment kayo bakit siya tinawag slave. Literal talaga, no? Siguro mga ano to, mga alipin sa karagatan. Alipin sa karagatan, may ganun pala din. Pati pa rin sa karagatan, may mga alipin din. Ayan, ewan ko bakit sila tinawag na red slaver. So, mga alipin to, mga saop. Saop sa Bisaya. Grabe no, malalim na Bisaya talaga. Saop o di kaya mga sulugoon. Ayan, sulugoon. Comment down below kung sapay. Kung ano pa ang right word sa mga slave. Katulong ba? Kasambay, di naman kasambay. Aray ko. Kasaway ka talaga, kitchilin. So, ayan guys, we'll proceed na sa ating gawain. Parang naano, natuloy yung ating isda, oh. O, diba? Natutuwa lang ako, bakit ganun yung pangalan niya. So, pagkakita ko sa pangalan, doon sa tag niya, ganun yung pangalan. So, natuwa lang ako doon. Natuwa talaga si Kitchilin, no? Natuwa lang talaga siya. So, ayan. Dahil nakarelate ako. Alipin mo ako sa lib ng iyong pagmamahal. So, ayan. Alipin sa pagmamahal, hindi sa pagiging katulong, ha? Excuse me. Ayan, joke lang po guys, ayan joke. So, ang gagawin natin, dadaing lang. Pero ang daldal mo, hey Kitchilin, wala ka talagang kadaladala. So, ayan guys, gagawa tayo ng daing. So, simple lang po ang ating gawain. So, gagawa lang tayo ng daing. So, of course, ang ating mga ingredients, kita nyo nakaready na. Ayan, meron tayong lemon. Ayan. Lemon. Lagyan mo lang siya ng lemon. Barabarang pagkadaing lang to, no? Ayan, patanggal ng lansa, lemon. So, mahilig sa mga maaasim dyan at pag-ibig ng mga maaasim. Yan, lagyan mo ng lemon. Meron tayong garlic. Garlic. Kikita nyo ba guys? Ayan, garlic. So, tamad talaga si Kitchilin magpiga. Garlic. Hindi. Ready na talaga to guys. Kasi minsan naubusan kami ng garlic sa aming ano, yung garlic cloves. So, ang ginawa namin is at least ready ka. Kahit maubusan ka. Diba? Ready. So, lagyan mo lang ng garlic yan. Masarap pag maraming garlic guys. Masarap. O diba? Dami yun ah. May lemon at may garlic. So, minsan di mo mapansin, naubusan na pala kayo dyan. O diba? Ubus na pala yung pagpapasensya, ubus na. At least may reserva. O diba, may reserva. Meron tayong soy sauce. Ayan, seasoning. So, lagyan mo lang siyang konting seasoning. Yan. So, sarap to guys. Tapos himasin mo siya, himasin. Wow! Barabara to, no? Barabarang ano?
ano lang to, pachamba, ang tawag dyan, pachamba. Oh, baliktad-baliktarin nyo lang. Parang siya, binabaliktad mo lang. Yan. Oh, di ba? Tapos, himasin mo siya, himasin. Alam mo guys, gastong gusto ko dito pag sinisip-sip yung mga mata. Di ba? Tingnan mo mga mata, oh. Oh, di ba? Lalo na pag naprito na to. Sarap. Tapos magkakamay ka. Ah, patay. Patay ang kanin. Taob ang kanin dyan. Tapos meron tayong paminta. Yan, paminta guys. Paminta. Sige natin ang paminta. Oh, odi. Sarap na sarap to guys. Pwede nyong i-substitute yung ano ah. Kung wala kayong lemon zest or lemon na fresh, or kahit na anong lemon, pwede nyo i-substitute sa suka. Pareho lang naman siya, medyo maasim. Diba? Kasi yung lemon sa atin, ano eh, mas mahal. Diba? So, ano lang to. Tapos, may seasoning naman tayo. I-kuntian lang nyo natin yung asin. Minsan kasi yung seasoning, minsan, dahil medyo may pagkamatamis ng konti, no? May pagkaano siya, medyo ganun. Masyadong siya, masyado ang flavor niya, masyado ang, ano, lagyan mo ng konting asin lang. So, ganyan lang guys. Simpleng-simple na recipe. So, mamaya niyan, papikita ko sa inyo ang pagpipirito nito. Yan, prituin lang to. Pag mamarinade nyo muna yan. So, taob to guys. Gusto ng mga bata to. So, ganyan lang tayo magawa ng ating marinated fish, ang ating daing na isda, at prituhin lang ito mamaya. Alug-alugin. So, cling film lang natin, tapos, boom. I-ano na yan, i-marinate natin. Pwede nung i-marinate na ilang araw yan, para siksik talaga yung lasa. Saka nyo siya pirituhin. So, hindi naman yan masisira kasi na-marinade na siya eh. Diba? So, ganyan lang kasimple ang ating recipe for today. Mamaya ko pirituhin at papakita ko sa inyo. So, tapos na guys. Tapos na tayong magme-mekus. So, eto na at ating i-chill. Chill natin to. What? So, ayan guys, pinainit lang natin yung mangsuka at pinarito na natin yung ating isda. Ayan. Diba? Ang bango. Sobrang bango. So, ipa-light brown lang natin guys. Ayan, para mas masarap. Huwag masyadong pakatis pa kasi ang matigas yung lamin. Sarap pa rin pag kinakain siya, juicy, ganyan. May iba din, gusto ng pusta, kasi gusto nila yung crispy. So, ayan, luto na yung mamaya. Baliktad lang natin mamaya, guys. So, sarap to sa mga piniritong makalong, pritong talong, nilaga mga gulay, so yan guys, mamaya pakita ko siya pagka naluto na, ayan, so ayan guys, luto na yung ating isda, ang ating slaver fish, ayan, so ayan, sakto-sakto, gagawa tayo ng sausawan, so ayan. So, sa mga gusto ng recipe, ayan, i-follow nyo lang yung recipe. Ayan, simpleng-simple lang pag-marinate, guys. So, ayan, thank you so much. Mekos, wut, wut, wut!